Hello guys, welcome to my channel. Ito yung gusto kong ituro sa inyo, no, kung paano magkabit ng remote sa ating aircon. Ito kasi siya guys, wala tong remote control itong AC pagbili namin. Ngayon, ang ginawa ko, ginawan ko siya ng remote, yung tinatawag nilang do it yourself. So do it yourself yung ginawa ko, no. Bali, ito yung remote natin, ito yung receiver, ito yung transmitter natin. Ngayon, ang ginawa ko guys, dahil ito siya ay 24 volts DC, bumili ako nitong power supply na 220 volts, tapos ang labas niya ay 24 DC, no? Para magamit natin to. Tapos mayroon din akong relay na 24 volts din. Tapos itong contactor natin ay 220 volts. Kung paano ko ito kinabit guys, yun ang gusto kong ipakita sa inyo, ang connection nito. At least, kung gusto nyo rin na maglagay ng remote na katulad dito, na do it yourself, pwede nyong magawa, no? Ipapakita ko ang diagram nito, pati ang wiring. At least, malalaman nyo rin, no? Kung titingnan natin guys, no, i-try natin, ito yung on natin, ito yung off, no, sa ating receiver natin. Itong remote natin guys, binili ko ito sa online, mayroong available nito sa online. Tapos ito sa ay 24 volts DC. Ang kagandahan nito guys, kaya niyang ma-receive 100 meters sa open field. 100 meters kayang i-receive nito. Kahit malayo, pwede siya. Ngayon, i-try natin, no? Patakbuhin natin yung aircon. Nakasetting na siya, no? Try natin. Itong aircon natin, naka-on na siya palagi, no? Try natin, no? Ayan, no? Tumatakbo siya, guys. Tumatakbo na yung aircon natin. Ito yung gusto kong ipapakita sa inyo, no? Kung paano natin ito wawiringan. Tapos i-off natin. Ayan. Gusto kong ilapit ang camera, no? Ngayon, guys, gusto kong ipapakita sa inyo ng malapitan, no? At least makikita nyo rin. Ito yung receiver natin, no? Sa ating remote. Ito kasi yung remote natin, no? Transmitter, ito yung receiver. Tapos ngayon, pag ma-receive niya, ibabato niya ngayon sa relay natin. Itong relay natin ay 24 volts. Ito naman siya sa power supply from AC to 20 volts. Sa baba nito, ang 24 volts natin. Ito siya, oh. Para ibato dito sa receiver natin sa remote. Tapos ito naman ay 24 volts. Ang normally open ito guys, nilagay ko doon sa A1 para magbato ng 220 dito. Pag activate nito, i-close niya ang contact. Ngayon, ibabato niya dito sa outlet, no, ang power supply natin. Pagbato niya dito sa outlet, gagana ngayon ang AC natin. I-try natin, no. Try natin pagganahin. Ayan, no. Gumana yung contactor natin. Gumana yung AC natin, no. Yan, malamig. Gumana siya. Ipapakita ko lang sa inyo, no. I-explain ko sa inyo kung paano ko yan ginawa. At least mayroon ding idea ang mga baguhan. I-off natin. Yun, pag off ng contactor, ma-off din tong AC natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano to ginawa. Ito siya guys, itong power nito, itong dalawa, papunta to sa AC natin, to 20 volts ito, no? Paglagay dito, nilagay dito ang line 1, line 2 nito. Line 1, ito yung line 1, oh. Line 1 at saka neutral. Ibig sabihin, ito yung sa power supply natin na 220 volts. Tapos ngayon,
Ang lusot naman dito, guys, ay ano na, DC volts na, no? Mayroong positive at saka negative. Kung makikita nyo dito, oh, negative, no? Negative siya, ayan. Ito yung negative. Ito naman siya, bato to dito sa power supply natin, no? Ito yung line side natin. Ito naman yung papunta sa load side. Sa load side ito. Ito naman siya, guys. Itong sa load side nito, binato to dito. Nagbato naman siya ng dito sa relay natin, no? Line 1 at saka line 2 ng relay natin sa auxiliary, no? Paghahanan nito, guys, pag i-press natin tong on, magko-close ang contact niyan, ibabato niya dito sa relay, no? Gagana ngayon ang relay. Paggana ng relay, itong normally open ng relay, ito siya, itong normally open, yun yung magbabato ngayon dito sa A1 natin. Sa A1 ng contactor, no? Sa control niya, sa control circuit niya. Ngayon, ang ito namang isa, papunta to sa line 2 natin. Itong isa na ito, papunta sa line 2 natin. Ngayon, gagana ngayon ang contactor, no? Ipapakita ko sa inyo ang drawing niyan kung papaano. Ngayon, i-try natin i-on. Ayan, no? Gumana siya. Gagana ngayon ang AC natin. Dahil nakakabit yung power supply dito sa outlet natin, no? Ito yung power supply. Ito yung ginawa ko, guys, na para hindi na mahirap na i-off and on mo pa. Ginamitan ko na lang ng remote. Off natin. Ayan. Off din ang AC natin, no? Ngayon, kung i-on natin, ayan, gagana yung AC natin. Tapos i-off natin. Ang kagandahan nito, guys, ay 100 meters ito. Pwede niyang ma-off and on. Try natin i-off. Ayan. So ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo yung diagram nito para naman sa mga baguhan makapagbigay ito ng kaalaman, no? Kung paano. Kung paano ko yan ginawa. Ito na yung diagram niya, no? Complete diagram niya. Sa control circuit, do it yourself, DIY. Aircon remote installation. Kung paano ko in-install yung remote natin na para sa aircon. So kung makikita nyo dito, guys, ito yung sa ano natin, sa control, no? Ito na yung sinasabi ko sa inyo na 220 volts AC ito. Ito naman yun sa power supply niya, no? Ito naman yung sa DC natin na 24 volts DC para sa ating remote receiver, no? Kung lagyan natin to ng power, ang line 1 at saka line 2, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Magkakaroon to ng power, ilalabas niya DC na, no? From AC power supply to DC power supply, no? 24 volts, ibabato niya ngayon sa remote natin, no? Ngayon, itong remote naman natin, pag i-on natin ito, magbabato siya ng power supply dito, no, na 24 volts din. 24 volts din DC. Ito kasi, guys, ay 24 volt DC din ito. Kasi itong relay natin ay 24 volts din ito. Itong relay natin, no, ang ginamit natin na relay ay 8 pins relay. Pag bato niya dito, guys, gagana itong relay ngayon. Pag gana ng relay, i-close to ng relay ngayon. Ito kasi yung contact ng relay, no? Para sa 220 volts natin. Pag gana ng relay, i-close to ang contact ng relay. Ngayon, magbabato siya ng 220 volts sa magnetic contactor natin, no? Sa A1A2. Pag gana nito, guys, doon naman sa taas, sa power circuit niya, magko-close ito, no? Pag-close niyan,
magbibigay siya ng 220 volts sa ating outlet 1 gang kung saan nakakabit yung aircon natin, yung AC natin, no? Kung lagyan natin yan ng power, no? Ngayon, gagana ngayon ang AC natin kasi nakakabit siya dito sa outlet natin na 1 gang. Ngayon, pagpatayin naman natin yung remote, pagpatayin natin tong remote, pagpatayin nito, mamamatay tong relay natin na 24 volts, no? Pagpatay ng 24 volts relay natin, kasi ito dito, hindi na siya magbibigay ng supply, eh. Pagpatayin natin to. So, bali ang supply niya hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang sa receiver natin. Mayroon kasing contact niyan sa ilalim, eh, na electronics contact. So, ngayon, hindi magbabato ng power supply sa ating relay ngayon, no? Pag hindi siya magbabato ng 24 volts DC sa relay, automatic yan, mamamatay yung relay, mag-o-open contact ito, no? Pag open contact nito, guys, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin, no? Pagpatay ng magnetic contactor natin, dito naman sa contact niya, sa taas ng magnetic contactor natin, i-open naman ito. Ito kasing contact na ito, guys, makikita yan dito. Itong contact na ito, guys, no, makikita yan dito sa loob. Pag mag-activate kasi itong contactor natin, magko-close ang contact niyan. Pag close ng contact, dadaloy ang kuryente dito sa load side. Galing sa line side, no. Halimbawa, dito natin nilagay yung power supply natin to 20 volts. Pag mag-activate ito, magko-close ang contact sa loob niya, no. Dadaloy ngayon yung power natin papunta sa outlet. Magbibigay supply ngayon sa AC natin kung saan nakasaksak yung aircon natin dito. Ganun siya, guys, no? Pag mamamatay, syempre, pagpatay ng contactor, babalik siya sa ganung position, mag-o-open contact ito. So, mamamatay din yung aircon natin kasi hindi na siya magbabato ng 220 volts dito sa outlet natin, no? Dahil naka-open na. Bali, ang kuryente hanggang dito na lang. Ganun na lang, no? So, yun ang ginawa ko, guys, sa AC namin. Upang sa ganun, hindi ka na mahirapan pa na pupunta doon para patayin mo yung AC, no? Kasi wala siyang remote. Kaya, do it yourself na lang na ginawan ko siya ng remote. Do it yourself yung ginawa ko na nilagyan ko ng remote. Para kung patayin natin or i-on, dito na lang, no? Ganun lang siya, guys. Ngayon, pag i-on natin to, magbabato siya ngayon dito ng 24 volts sa relay natin. Pagbato niya ng 24 volts dito sa relay, gagana yung relay natin, i-close to ng relay, gagana ang magnetic contactor, i-close to ang contact ng magnetic contactor, gagana yung outlet natin kung saan nakasaksak yung aircon natin. Gagana siya, no? Ngayon, pag i-off naman natin, pag i-off natin dito, mamamatay itong magnetic contactor natin kasi mag-o-open ito, no? Kasi mamamatay yung relay. So, mag-o-open naman ito. So, yun lang, guys. Sana nakapagbigay ito ng kunting kaalaman, lalo na sa mga baguhan pa lang sa larangan ng electrical. So, salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.